Good morning mga kalapatids, it's me Bonggoy and welcome sa aking channel. For today's vlog nga mga kalapatids, ibibideo natin or ipavlog natin yung ibon ng aking pamangkin mga kalapatids. Yung nag rank 11, okay kung hindi nagkakamali rank 11 siya mga kalapatids out of 130. So nakita nyo naman mga kalapatids, hindi hadlang ang lop sa pag-achieve na manalo yung ibon niya mga kalapatids, ano? First lap pa lang naman yun mga kalapatids. So yun si White mga kalapatids, oh. Underrated White mga kalapatids, siya lang ang puti sa kinakarera ngayon sa SBPRPS mga kalapatids. So yan lang ang ibon ng aking pamangkin mga kalapatids. So shoutout nga pala kay Bon, pinahiram niya yung kanyang Jostone Cross Lolo. Dahil pag natapos nga ito mga kalapatids, ipaparis namin yan silang dalawa. So shoutout kay Kuya Ace mga kalapatids, dahil hindi niya in-expect na may papalo namin tong ibon na to mga kalapatids. Dahil ito, ang kwento nito mga kalapatids ay malupet. So tara, pag-usapan natin. And we are back again mga kalapatids dito lang sa Bonggoy TV. So hawak na ni Pamangkin ang kanyang underrated White. So kaya White lang ang pangalan niya, dinagdagan ko lang ng underrated. Kasi imagine ninyo mga kalapatids, simula nang sinali namin to sa PRPS mga kalapatids, hindi talaga siya pinapansin. Talagang iba kasi pag nasa basketing mga kalapatids . Pag nagsama-sama lahat ng mga panshare, may mga ibon na angat. Yung parang pag nakita nila, ang ganda ng mata, ang ganda ng structure ng build ng katawan, kung ano-anong mga sign yung nakikita nila sa ano, tinitingnan nila pati yung physical appearance ng ibon. So itong si White mga kalapatids, talagang hindi pansinin to. Bukod sa tinan mo mga kalapatids, oh, ngayon medyo madumi na naman siya, papaliguan namin to sa Lunes. So bukas ang karera nito mga kalapatids. So hindi talaga siya pansinin mga kalapatids, yan, no? Yan yung kanyang eyesight, no? So hindi siya pansinin kasi puti siya, at saka walang masyadong wala rin masyadong kumakarera ng puti sa dito sa club namin. So eto, kaya naman tinututukan ko total, si BJ yung pamangkin ko sa South maglalaro, ako sa North maglalaro bukas. Kailangan may padulo namin to para naman first time in the history dito sa Palawan na mayroong magpapadulo sa balabak na off color White. So yan yung plano talaga namin dyan ni Pamangkin. Ayos ba Pamangkin? So rank 11 out of 130. Makikita nyo mga kalapatids, oh, mga veterans na yung mga kasali doon. Kasi combined club ng tatlo yun, PRPS, SBPRPS and PFC. Limang munisipyo yung mga kasali doon mga kalapatids. Team Puerto Princesa, Rojas, San Vicente, Taytay, El Nido. Kung di ako nagkakamali, yan. So, imagine mo mga kalapatids, 130 birds, nakapang 11 si underrated White. So, yung mga nandun na mga kalapatids, mga anak na ng mga imported, anak ng tukod. So, ito mga kalapatids, kinuusap ko yung may-ari nito. Ang kwento nito mga kalapatids matindi, dahil ito ipapalit lang sana namin ni Kuya Ace sa bigas. Isang sakong bigas mga kalapatids. Yung ibon ko po tsaka yung ibon ni Kuya Ace ipapalit sa isang sakong bigas. Ngayon naartihan yung magsaswap, hindi natuloy. Kaya itong plano ko ibabalik ko sana na kay Kuya Ace do. Pero sabi ni Kuya Ace ibigay ko na lang daw dito sa pamangkin ko. Kaya naman inalagaan namin to, January namin to nakuha kay Kuya Ace. Tapos binatcher lang namin dito. Then nakita namin magaling sa trapping. Tapos training, umuwi. So ngayon mga kalapatids, nakaka-training na siya sa Rio Tuba. So sana makauwi siya ng maganda sa Rizal. Dahil yung Rizal mga kalapatids, medyo mabundok doon. Pahirapan po ang pauwian doon. Kung makikita nyo sa mapa, mabundok po dyan. So possible marami na namang hindi makakauwi. And sana wag naman yung ibon ng pamangkin ko, dahil second lap pa nga yun mga kalapatids. Third lap Rio Tuba and last lap Balabac Island. So yun nga mga kalapatids yung kwento ni underrated White. And yung sabi ni Kuya Ace, yung magulang daw nito pinapasiter lang, tinatapon yung itlog.
So nagulat talaga si Kuya Ace na ipapalo namin ni Pamangkin yung kanyang ibon. Imagine niyo mga kalapatid, so yung magulang nito sinisiter lang o kaya ginagawa lang pangyaya sa mga ibang itlog mga kalapatids. Di alam ni guys yung ibon pumapalo pala. So ganun yung sinasabi ko mga kalapatids, hanggat hindi natin nasusubukan ilaro, hindi talaga natin malalaman yung galing ng ibon. So yun nga mga kalapatids, nasa ibon then nasa pansyer. Kung nasa ibang pansyer din to mga kalapatids, possible baka hindi rin naalagaan ng maayos or hindi rin siguro may lilipad na katulad ng ginagawa namin ng pamangkin ko mga kalapatids. Dahil yun nga mga kalapatids, sinasabi ko, kung walang chemistry yung ibon at yung pansyer, eh talaga namang hindi papalo yung ibon. So imagine ninyo mga kalapatids, oh, underrated weight lang, pero mga kalapatids, malapit ng dumulo. So yan ang abangan nyo mga kalapatids, second lap bukas. So bukas mag-aabangan kami, titingnan natin yung speed ni underrated white. So pakita mo yung stamp, may stamp yan dito eh. Para ayan oh, legit mga kalapatids, oh, may stamp, first lap pang 11. So dito na mamaya yung second lap stamp. Tama sa sabi mo, OJ. Maraming salamat po kay Asa, nagbigay po sa nakalapati na to. At maraming salamat rin po sa mga nagsuporta sa akin. At maraming salamat na rin po kay Tito Edwin kasi tinulungan niya po ako, mapa-butcher po ito at mapibigyan po ito ng mga vitamins. At yun lang po, maraming salamat. Ayos! Woo! Galing up here! Yan, no? Galing talaga. So abangan niyo to mga kalapatid, si Underrated White. So nakasali siya sa old bird category mga kalapatid. Abangan niyo lang mga kalapatid, yung journey ni Underrated White. Tingnan natin kung hanggang saan papalo itong ibon na to, itong puti na to mga kalapatids. Sabi ko nga, pag ito pumalo mga kalapatids, gagawa natin ng magandang pigeon ID. So sabi ni Kuya Ace, ang bloodline daw nito ay Louis Chu. So ito mamaya mga kalapatids, pag basket na naman mamaya mga kalapatids, hindi na naman mapapansin yan. So tamang Gedli lang yan eh. Abangan natin. So good luck sa lahat. Shoutout sa PRPS, PFCO, and syempre sa SBPRPS. So, ang sa malinis na palaro ng SBPRPS, shoutout kay Sir Preschito and kay La Jovel, yan mga kaibigan natin, si Tol Ryan, and sa lahat ng bumubuo ng SBPRPS sa malinis na laro. Napakaganda nga mga kalapatids dahil kitang-kita rin, shoutout rin kay kay Sir Chingu dahil ang galing kumuha ng video mga kalapatids. So sana makadulo to, then ipaparis natin dito kay ito po, sa ating Joston Cross Lolo. Yan, nakaperso ko pa yan. So shoutout kay Bone dahil pinahiram niya yung kanyang kinuwang ibon sa akin dahil hindi niya masyadong matutukan dahil busy sa trabaho. So yan yung ipaparis natin, Joston na Joston mga kalapatids. So yan si Underrated White, oh. Madungis na naman, sa Lunes papaliguan natin to. So hanggang dito lang ang ating vlog mga kalapatids. Ikaw may shoutout ka ba? Wala na, fear. So ready ka na mamaya? Apo. Mag-aabang tayo bukas umaga? Apo. Alright. Keep safe. Ayun o, busy si bossing o boss. Kamay mo na boss. Yun. Bye-bye.